Bago tayo magsimula, ay ipakita ko muna sa inyo ang mga tools na gagamitin natin. Tayo dito ng applier. At meron din po tayong cutter. Meron po tayong wire stripper. Marami pong klase ang wire stripper po natin. Pinapakita po natin. Ito, another wire stripper din po na magamit natin. May mga sukat ng wire po yan. At ito po yung automatic wire stripper natin. Ito ginagamit natin sa mga maliit na wire lang kasi pwede siyang masira kung malaking wire. Set na screwdriver. Pwede natin magamit. At isang multi-tester. Sa mga gagamit natin, meron tayo dapat na electrical tape or safety. Meron din tayong flat screwdriver. Mahalaga sa atin yan sa isang electrician. At meron din tayong Phillips screwdriver. Ayan, magka-partner po yan. Ngayon, kailangan din natin malaman ang mga materials. Meron po tayo dito ng isang junction box. Meron tayong junction box po dito. At isang utility box. Ito ang gagamitin natin sa switch na 1 gang. Isang utility box para sa convenience outlet. Meron tayong isang safety breaker na pwede natin gamitin as a control natin. Meron tayo dito ang flexible hose na 1/2 inch diameter. Ito po yung mga switch natin na magagamit. 1 gang switch po. Yan po, 1 gang. Meron tayong gagamitin dito na duplex sa convenience outlet. At isang receptacle. Nalalagyan natin ng ilaw. Meron tayo dito ng simple wiring diagram. Na meron tayong bulb, switch. Meron tayong circuit breaker. Meron tayong duplex convenience outlet. Mag-umpisa tayo dito sa neutral. Papunta sa ilaw. Dahil karabihan ngayon din na line to line, mayroon din tayong line to neutral. Pasok na po natin dito yung isang wire. Pero sa actual po, talagang babatakin natin sa halimbawa, may bahay tayo. Sabay-sabay pong binabatak yan. Pinapakita ko lang dito na para madali natin maintindihan itong color white na wire na to na number 14. Sa ilaw po kasi number 14 na talagang ginagamit natin. Ngayon, lalagyan na natin ng parang babatakan na natin ng para sa convenience outlet. Ito pong may yellow, pang convenience outlet natin, number 12. At isang number 14 na wire, yung white. Para sa switch. Itong switch, parang wire na to, magagamit natin para dito sa hotline nya. Diyatag natin hotline. Lalagyan po natin siya ng tape para pag ano, sabay-sabay na po siya. Ipapasok na rin po natin yung wire dito. Ayan. Pag medyo masikip, yun ang tumingin natin. Pitin lang natin ng flies niya. Pasok natin po. Tanggalin natin itong white para sa switch. Itong yellow, magdidiretso dito sa lagay ng outlet. Itong yellow. Dahil ito yung supply sa convenience outlet natin. Ito yung connection niya. Bale, ito pupunta sa receptacle. Kakapit na po natin yung isang linya ng receptacle para hindi na siya magkapalit. Mayroon itong saan na ito. Ito yung ground dito. Ngayon, saltak na natin sa receptacle to para hindi na tayo magkamali kasi isa nagkakabaliktad yung ground to neutral. Yung ground niya neutral yon, pero yung line 1 tinatawag natin hotline, kakabaliktad kung isa. Pero matetester naman natin yan para hindi tayo magkamali. Pwede naman tester rin. Ngayon, kakabitan din natin ng isang wire to.
Itarin po natin to, ang wire nya. Medyo bilin natin ng konti para hindi maghiwalay-walay yung mga wire natin. Pwede na natin tupiyan ng konti para kumapit. Natin. Ayun lang po ka simple. Padali yun. Maglalagay tayo ng konting allowance po dito para in case na magre-repair tayo o kaya magpapalit tayo ng bukil niya. May allowance pa rin tayo ng wire. Kasi minsan nasisira din po rin yun. Kasi iskin na po natin yun. Natin. Pwede na natin ikabit yung switch dito. Gamitan natin siya ng wire stripper para hindi magasgas yung wire. Ito yung number 14. Itatapot po lang natin yung number 14 para ikabit natin switch. Yeah. Yan po, napaka kainis po ng pagkakaano. Tamang haba lang po ilalagay natin dyan kasi pag masyadong mahaba, makakabas yung wire. Ngayon, yung hotline natin, yung sinabi ko kanina, nakakaparo lang yan. Ito, hotline natin, itong wire na to. Yung hotline na ito. Ito yung kanina, yung neutral. Ito yung hotline natin. Ito yung kakabit natin sa, dito po, sa ilalim ito. Kahit saan ka magkabit din sa dalawang terminal, pareho lang po yan, magkadugtong po yan. Pwede mong kabitan eh, kahit saan dalawang sa butas na yan. Tutusok lang po natin yan. Yan, makakabit po. Yan. Itong pangalawa, ganun din po. Makakabit na po natin dito sa, ito po yung pamunta sa ilaw. Ito. Itong wire na to. Dito natin kakabit yan. Kahit saan, sabi ko nga, pwede yan. Yan po, nakakabit na. Sampang na po natin dito. Kaya may allowance po tayo ng mga wire, makikita nyo. Para in case na magre-repair tayo, wala tayong problema. Yan. Natin. Kapit naman po natin yung plate. Yung plate ng ano, yung ilaw. Ayan. Salpak na po. Ngayon, kakabit na tugang, yung tugang outlet natin. Yan po. Tapos meron po siyang pwede natin jumper dito yan. Dito. Yan jumper tayo. Para magkaroon sila ng connection. Kasi tugang po yan eh. Kaya babalik tayo dyan. Dito pa lang para diretso lang yun. Tutusok natin muna ito isa.
Ayun, mapanood sa ato. Pagkakaroon na nito. Pagkakaroon yung tape. Paano may wire natin? Ngayon, palataan na natin. Dahil ang wire na ito, makunat. Dahil PS yung wire na ito. Makunat po yan. Kaya kung titirayin mo siya ng cutter, baka masugatan lang. Mas maganda. Pero kailangan, nakapatay pong breaker natin dyan. Ha? Kasi pagka live yan, kukuryente tayo. Kaya kailangan, maingat po tayo sa kuryente. Kasi, ano yan, alam natin yung kuryente, nakakamatay po yan. Napakadelikado. Kaya, tinuturuan kayo ng ano, para maingat po gantong pamamaraan. Para alam natin gagawin kahit nasa bahay lang tayo. Simpleng gawa lang. Natutuwa tayo. Ngayon, i-connect na po natin ito. Itong outlet. Pwede tayo mag-connect dito. Yung isa pwede dito. Or, isa dito. O pwede dito. Basta wag lang siyang ano, yung pareho dito kasi mali po yun. Mag-so-short. Eh, i-connect na po natin yan. Yan po. Tinusunod po natin. Isa sa kabila. Para hindi mag-short. Pwede rin pagtabihin yan. Pero hindi ko na pinagtabi para iwas tayo sa nakamagdikit. Yan. Yan, ikabit na po natin. Pwede na po natin isaltak yan. Ng balatan na po natin yan, number 14 po yan. Ikot lang ng konti, nakabatak yan. Yan. Ito, dahil matigas itong wire na ito. Kaya natin ang kutsilyo para sigurado. Ito na ginagamit natin THN, talagang matigit na kunat yung balik niya kaya medyo mahal ang presyo. Ngayon, kaya kung sa bahay, mas maganda talaga THN. So ano to, pang dry type. Mga tuling lugar na gamit. TW pwede sa yan, kahit sa mga mabasang lugar. Kaya pa nagbalik kayo, pais lang po, para hindi masugatan. Ang ito, para nagtatasa ka ng, ano dyan, ng lapis. Pais lang, ano, ang tira natin dyan. Ayan. Ngayon, pagsamahin lang natin ito, yung kanina nga, sabi ko sa inyo, isa sa ground, isa sa, ano, sasama natin ito. Pero pagka, ano, pwede nyo lagi ng tandaan para hindi kayo nagkakamali. Lagay nyo ng tanda yung sa ground, lagay nyo ng tanda yung ito. Lagay natin na dito pangalawa. Kailangan may tanda ka kasi possible na magkamali ka pagka ano, pero pwede mo nang baliktarin yung wire nagkamali ka.
Pero kailangan mag-accurate rin tayo. Yan, medyo maikpit po yung kabit natin. Para ano. Ngayon, naka-off lagi ang breaker natin dyan. Para ma-sure natin kung may shorted. Gagamit po tayo ng resist ng tester. Ito po ay multi-tester. Yan po. Lalagay po natin sa resistance. Pwede sa X1 o X10. Sa X10 naman natin ilagay. Titin natin kung may ipapalo. Pag yan ay naka-off at may pumalo, wala namang bumbilan, nakapatay naman yung switch natin, may pumalo, shorted po yun. Kung sa outlet, may pumalo, shorted yan. Kaya kailangan, i-check natin ang tester. Lagay natin sa resistance, parang simple niyan, ohms. Kaya matututo kayo, titignan natin kung may papalo. Yan, wala pong pumalo. Kita po ninyo. Tignan natin kung may ground. Wala rin man. Ito. Papaluin natin dito. Ayan. Kasi bumagana yung tester natin. Kahit checkin muna yung outlet. Pag nag-check ka ng outlet, huwag yung nakaganon. Kasi possible na magtama yan, mag-short. Kaya mas maganda, yung isa dito, isa muna yung ilalagay mo bago mo ilalagay ito. Ayan, ilalagay mo. Yan, wala namang pumalo. Sabihin, okay. Ngayon, pag in-on mo na yan, magsiset ka na ng voltage dito. Ito, may voltage po tayo dito. Yung DC, sinet natin sa 250. Yan, 250 volts po. Isinet natin sa 250 volts. Kasi pagka tenis mo yan, naka-resistance ka, at naka-voltage ka dito, sabog po yung tester natin. Masisira. Kaya, ingatan po yung tester natin. Napakamahal po yun. Kaya, yan ang mga safety tips ko sa inyo. Ngayon, kakabit na po natin yung bumbilya. Kabit na natin yung bumbilya. Patayin natin. Nakapatayin na naman itong breaker natin. Patayin natin. Patayin natin. Patayin natin ulit. Test rin natin ulit yan. Lagay natin sa resistance yung tester. Yan, wala. Yan, may pumalo. Nilagay ko po sa mas mataas na resistance na bali 1,000 ohms to. 1,000 ohms ang nilagay natin kasi hindi siya ma-detect kung ang lalagay mo sa X1 o X10 lang na resistance natin. Kaya nilagay natin dito sa 1K na resistance natin. Para ma-detect niya yung ilaw na sabihin, good yung ilaw natin. Hindi siya kundi. Ngayon, isasaksak na po natin. Tingnan natin kung ilaw. I-on na po natin yung breaker. Para sura tayo. Kung okay. Yan. Ayos, hindi na po natin ilaw. Ayan po. Maka-ilaw na po. Titingnan naman natin yung voltage noong. Yung voltage ng outlet natin kung gumagana, kung tama ang kabit natin. Lagay natin sa voltage itong ano natin, nakaset pa sa voltage. Ito po, nakaset pa siya sa voltage 250 volts. Huwag mababa yung voltage kasi masisira tester natin. Pang AC po to, sabihin ng AC, alternating current. Kaya tinan na AC kasi itong kabila meron tayong DC, ginagamit natin sa battery. Kaya ito, nilagay set na sa 250 dahil yung supply naman natin dito is 220, 240, ganyan lang po yung supply naman dito. Kaya check natin. Kaya nang nasabi ko nina, pag tinis natin, huwag pagsasabihin dito. Mali po yun. Pwede mag-short yan eh. Unahin natin itong kabila. Tapos dito ka sa baba para sure. Yan po, pumalo po. Ayan. Nasa 240 volts siya. 40 volts. Ayan, 240. Ayan po. Siyempre, tama ang connection natin. Kaya, dun lang po. Maraming salamat. At naway, mag-subscribe po kayo sa Daddy Elo. Mabuhay po kayo lahat.